Welcome, mga Kanova! Tunghayan po natin ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng totoong buhay, kwento ng pagkilala sa Panginoon, kwento ng masasayang buhay, katutuwaan, kaiiyakan, at lalo't higit, kwento ng mga himala. Samahan niyo po ako sa bawat kwento na aming ibabahagi sa mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like ng aming channel, paki-pindot ng subscribe button, pati na rin ng bell icon para ma-updated pa kayo sa aming mga parating pang mga uploads. Hello, hello mga Kanova! Samahan niyo po ako at pakinggan natin ang ikapitong kabanata ng aking kwento na pinamagatang Unexpected Love. Ayon sa mga ngaral 7 verse 12, ang tulong na magagawa ng karunungan sa tao ay tulad na magagawa ng salapi. Ang tao ay maliligtas ng kanyang karunungan at ito ang kabutihan ng kaalaman. Ang karunungan ay mahalaga, lalo't higit ang edukasyon. Katulad ni Solomon, mas nais niyang hilingin sa Panginoon ang katalinuhan kaysa sa anumang bagay o yaman na meron dito sa mundo. Kaya mabilis ay ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon ang katalinuhan. At katulad natin, ang karunungan ang isa nating sandata para tayo ay makaahon sa hirap. Kapag nakatapos tayo ng ating pag-aaral, at nagkaroon ng maayos sa trabaho o negosyo, ay mababago ang ating buhay. Ano ang ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Camille sa lalaking namulatan niyang nakatunghay sa kanya. At napabalikwa siya ng bangon. Namukhaan agad niya ang lalaking nakatayo sa paanan ng kama at waring kanina pa siya pinagmamasdan. Ito ang lalaking kung ilang beses na niyang nakainkwentro. Paano ka nakapasok dito? Mabilis na bumaba siya ng kama at hinarap ito. Kinakailangan tingalain niya ito dahil matangkad pala ito. I should be the one to ask those questions. Walang kangiting-ngiting sabi nito. Salubong ang mga kilay habang matamang pinagmamasdan siya. Who are you? And what the hell are you doing here in my room? Balik tanong nito. Nakapamulsang nagpalakad-lakad ito sa harap niya. Nagulat naman siya sa narinig. Nanlaki ang mga matang sinalubong niya ang titig nito. Your room? You mean, this is your room? At hindi siya makapaniwala. Yes. Where else do you think? At tabapantastikuhang balik nito. Who gave you the right to sleep on my bed? How did you get in here? Sa halip na sagutin ang mga tanong nito, ay iba lumabas mula sa kanyang mga bibig. Gusto niyang tiyakin ang nabubuong hinala. If this is your room, you mean to say, ikaw si Daniel? Yes, I am. Seryosong tugon nito. Ha? Ang akala ko'y Sasabihin sana niyang matanda ang inaakala niyang amo, pero hindi niya itinuloy sa takot na baka lalong magalit ito sa kanya. Hindi talaga siya makapaniwalang ang lalaking ilang beses na niyang nakainkwentro ay magiging amo pala niya. Akala mo'y ano? Wala, at napayuko siya. Hindi nakaila sa kanya nang pagbasdan siya nito. Sana naman hindi niya ako makilala. Lihim na pinagalitan niya ang sarili dahil hinayaan niyang makatulog siya sa kwarto ng kanyang amo. Nakakahiya. Baka kung ano ang isipin niya tungkol sa akin. Sa naisip ay lalo siyang nakaramdam ng pamumula. I'm sorry. At hindi siya makatingin ng diretso rito. Medyo nahilo ako kanina na naglilinis ako, kaya nahiga ako sa kama mo. At hindi ko namalayang nakatulog pala ako. Defensive na paliwanag niya. So, nadala ka sa comfort at lambot ng kama, kaya ka naidlip? Ganon ba? Sarkastikong sabi nito.
at lalo siyang pinamulahan na para bang ipinamumukha dito na noon lang siya nakaraan na sumiga sa malambot na kama. Gusto sana niya magprotesta at kontrahin ang paniniwala nito pero kinontrol niya ang sarili. At alam niyang siya ang nagkamali kaya para hindi na humaba, ang usapan nila ay tumahimik na lamang siya. I'm really sorry. Muling sabi niya na hindi pa rin ito kumibo. Stop asking for an apology, okay? Tapos na iyon. And I can't do anything about it. Seryoso pa rin sabi nito. Now tell me, ano ba ang ginagawa mo rito at sino ka? At paano ka nakapasok sa pamamahi ko? Sunod-sunod na tanong nito. Ako si Camille, sir. Ako ang bago ninyong maid. You are? What? At tila nagulat at tanong nito. I'm your maid, sir. Your new maid. Ulit niya. So I heard. At muli siyang hinagod nito ng tingin. But are you sure you are really a maid? Yes. May hindi ba kapanipaniwala? At bumangon ang inis sa kanyang dibdib. Kailangan ba niyang ulit-ulitin na katulong lang siya nito? So, ikaw ba ang tinutukoy ni Simon na mag-aalaga kay Jaisel? Yes, sir. At humugot ito ng hininga at pagkuway tila nang hihinang umupo ito sa gilid ng kama. Inalis ito ang suot na korbata. Noon lamang niya napansing naka-business suit ito at mukhang pagod at kagagaling lang mula sa mahabang biyahe. Is that all, sir? Pwede na po ba akong lumabas? Yes, and you may go, sabi nito. At muling tumayo ito at tuloy-tuloy na pumasok sa banyo. Nasa po niya ang kanyang dibdib na makalabas siya ng kwarto ni Daniel. Naramdaman niya ang pangangalog ng kanyang mga tuhod. At hindi niya inaasahang piyuhin pala ni Simon ang lalaking matagal na niyang gustong makilala uli at nakita. At last, nakilala ko rin siya. Si Daniel Villanueva. Ito pala ang pangalan niya. Nakangiti sa isip-isip niya. Yes! At napasuntok din si Daniel sa hangin na makapasok naman siya sa banyo. Kaninang kaharap niya si Camille ay sinupi lamang niya ang kaligayahang nararamdaman niya dahil ayaw niyang ipakita sa harap nito ang tunay na nararamdaman niya pagkakita niya rito. Hindi niya akalaing ang babaeng ilang araw na rin gumugulo sa isip niya ay makikita niyang natutulog sa kanyang kama at maninilbihan pa pala ito sa bahay niya. Naiiling na tumapat siya sa dutsa. Talagang napakaliit ng mundo. Akalaan ba niya makikita uli niya ito pagkatapos niya malamang nag-resign ito sa butik na pinapasukan nito. Binalikan niya ito na mabigyan siya ng pagkakataon pero laking panghihinayang niya nang malamang wala na ito roon. At pagkatapos niyang maligo at magbihis ay dumiretso siya kaagad sa study room at agad na pinatawag niya si Camille kay Inay Loleng. Hindi niya alam pero gusto pa niya makausap ito at pagbasdan ang maamong mukha nito. Pakiwari niya ay sumigla siya at nawala ang kanyang pagod na makita niya ito. Natigilan siya sa pagmumuni-muni na marinig niya ang mga yabag na palapit sa pintuan ng study room. Alam niya si Camille na ay parating. Natatarantang kinuha niya ang mga papeles sa harap niya at nagkukunwaring abala siya. Come in, sabi niya nung kumatok ito. Nakatutok pa rin ang kanyang mga mata sa mga papeles nang pumasok ito pero palihim na pinasadahan niya ito ng tingin. She's very lovely. Kahit ako suot lamang ito ng bestida, ay lutang pa rin ang angking kagandahan nito. Kahit simple lamang ito, wala sa hitsura nito na isang anak mahirap lamang ito. Kaya parang ayaw niyang maniwalang katulong ito. Idagdag pa ang pag-iingles nito na parang sanay na sanay. Sit down. Tatapusin ko lang ito. Formal pa rin siya nang sulyapan niya ito. At pagkuway muli niya pinasadahan ng tingin ang mga papeles. Hindi nakaligtas sa kanya nang hagurin siya nito ng tingin dahil iyon din ang palihim na ginagawa pala nito.
Nakita pala niyang tila natutulala ito at tila nananaginip na pinagmamasdan siya habang nakaupo ito sa upuang nasa harap ng study table. Naaalus siyang pagmasdan ang magandang mukha nito lalo na sa malapitan. Sinupil niya ang isang ngiti na makita niyang muntikan ng mapanundag ito sa upuan nang magtama ang kanilang mga mata. Ipinatatawag niyo raw ako, sir, na kayo kong sabi nito. I just want to clarify something. What about your work here as a maid? At sumandal siya sa swivel chair. Why? May problema ba sa trabaho ko? May nagawa ba akong mali? Lumatay sa mukha nito ang pangamba. Hindi mo ba nagustuhan ang pagbabagong ginawa ko sa bahay mo? Kung tungkol sa pagkakahuli mong natutulog ako sa kwarto mo, hindi ko talaga sinasadya. I'm sorry, natatarantang sabi nito. At natatawang tumayo siya at lumipat sa upuang katapat nito. Hey, relax! Walang kinalaman sa pag-uusapan natin ang ginawa mong pagtulog sa kwarto ko. That's no big deal, okay? Wala sa loob na ginagap niya ang mga palad nito. At lalong bumilis ang tibok ng puso ni Camille na maglapat ang mga kamay nila ni Daniel. At halos mabingis siya sa lakas ng pintig niyon. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. You're trembling. Pinisil pa nito ang kanyang palad. Because I'm nervous, pag-amin niya. At pagkuway napayuko siya. I'm afraid you're going to fire me out, pagdadahilan niya. Ano naman ang natatakot mo kung halimbawa mang tanggalin kita? I'm sure madali ka namang makakahanap ng ibang trabaho. At binitawan na nito ang kanyang malalamig na mga kamay. Much better than being a maid. At tinitigan siya nito ng mataman. Nakita na tayo roon noon, hindi ba? Tumango siya ng marahan. Naisip niyang wala ring mangyayari kung magkakailapas siya. And after all, mukha namang hindi ito nagagalit. Kanina pa nga siya kinakausap nito ng malumanay. Nakangiti pa ito sa kanya. Ikaw ang nag-aasis sa akin. Minsang nag-shopping kami ni Dana, hindi ba? Ako nga. At bakit ka umalis sa dating trabaho mo? Bakit mas pinili mong maging katulong kaysa maging isang sales lady? At tatigilan siya. Ipagtatapat ba niya ang totoong dahilan ng pagre-resign niya? Pinili niya ang magsinungaling. Hindi sapat ang sweldo ko bilang sales lady para tustusan ang mga pangangailangan ko. Umuupa pa kasi ako ng bahay noon. Tapos allowance para sa pagkain at personal na gamit ko. At naging praktikal lang ako. Kung papasok kong katulong ay libre ang tirahan at pagkain. Tapos may sweldo pa ako. At napatango ito. I see. Excuse me, sir. But I think we are getting too far. Ano ba talaga ang pag-uusapan natin? Actually, gusto ko lang naman sabihin, mag-concentrate ka na lang sa pag-aalaga sa pamangkin ko. Paubaya mo na lang ang mga gawaing bahay sa ibang mga katulong. Pero sir, I appreciate what you've done in my house. Pero mas gusto kong alagaan mo na lang si Jaisel. I know I've been being unfair to her dahil hindi ko na siya nabibigyan ng sapat na panahon. Abala kasi kami sa trabaho kaya sana ikaw na muna ang bahalang magpuno sa mga pagkukulang ko sa kanya. Malungkot na sabi nito. Will you do that for me? Pero sir, at hindi niya alam kung nagbibiro lamang ito. Alam niyang kahit gawin niya ang lahat ng alam niyang pag-aalaga sa bata, ay iba pa rin ang atensyong may ipagkakaloob nito sa pamangkin. Pero dahil ayaw niyang tanggihan ang hinihiling nito, ay pumayag siya. Okay sir, I'll try. Thanks. At natutuwang napahawak ito sa kanyang balikat. Napalunok naman siya ng malanghap niya ang mabangong hininga nito. At halos magkadikit na kasi ang kanilang mga mukha. You're welcome. Aniyang hindi nagpapahalatang naaasiwa siya sa ayos nila. It's funny. Nakangiti at naiiling na bumitaw ito sa kanya. Kanina pa tayo nag-uusap pero hindi ko pa alam ang tunay na pangalan mo. Camille Robles po ang buong pangalan ko.
Robles? Camille Robles? Gulat na ulit nito. Are you from Baguio? Yes, sir. At napatitig siya rito. Why? Wala. Okay, sige Camille, iwan mo muna ako. At bumalik ang otoridad sa boses nito. Tila nang hihinang muling umupo ito sa swivel chair. Nagtaka man ay hindi na siya nagpahalata sa naging reaksyon nito at sa biglang pagbabago ng mood nito. Men, akala ko'y mga babae lang ang madaling magpalit ng mood. Naiiling na lumabas siya ng study room. At habang naglalaro si Jaycel ng domino sa hardin ay lumilipad ang isip ni Camille. Nakatuon iyon sa kanyang amo na nagkukulong sa study room. At magmula na magkausap sila ay hindi pa niya ito nakitang lumabas. Kumain na kaya siya? Ano kaya kung dalhan ko na lang siya ng pagkain? Naisip niya. Huwag na. At baka isipin niyang nagpapapansin lang ako sa kanya. Biglang bawi rin niya. Hider! At muntik na siyang napasigaw nang marinig niya ang pamilyar na boses ni Daniel. Daddy! At patakbong sinalubong ito ni Jaycel. Mabilis ay pinasadahan niya ito ng tingin habang hindi nakatingin sa kanya. Nakasuot ito ng puting t-shirt at walking shorts. Mas maaliwalas ang mukha nito ngayon kumpara noong unang makita niya. How's my baby? Nakangiting binuhat ito si Jaycel bago ito lumapit sa kanya. Masaya po kasi umuwi ka na. Masayang sagot ng bata. You miss me? Malambing na tanong nito bago umupo sa garden set. Siyempre naman po. Then kissing me kung totoong na-miss mo ang daddy. At hindi lang halik sa pisngi ay pinagkaloob ni Jaycel sa tiyuhin. Yumakap din ito ng mahigpit at malambing na naglambitin sa liig nito. Ang bango naman ng baby ko ah. Sabi ni Daniel at pagkuway nakangiting bumaling sa kanya. Hi Camille. How was your day? Fine. We're having fun. At pakaramdam niya ay nawala sa pwesto ang kanyang puso nang titigan siya nito. Daddy, tinuturuan ako ni tita na magpiano, sabi ni Jaycel. Oh, really? Well, that's good. Humalik ito sa noon ng bata bago siya muling hinarap. Thanks, Camille. At kiming tumangus siya. That's my job. At hindi siya mahirap turuan dahil madali niyang na-memorize ang mga notes. I'm glad you came, Camille. Mapapanatag na rin ang loob ko sakali mang kailangan ko na namang umalis dahil alam kong hindi mo siya pababayaan. At masuyong isinuklay nito ang mga daliri sa buhok ng kalungkalong na pamangkin. At tuwing umaalis kasi ako'y hindi ako mapakali sa kalagayan ng pamangkin ko. At alam mo na, na sana ito laging ako ang nasa kanyang tabi. And obviously, nakangiting pinagmasdan niya ang dalawa. She loves you. At lagi ka nga niya kinukwento sa akin. For her, you are an ideal father and she's alright because you're a really care for her. But I'm worried. Baka magbago ang pagtingin niya sa akin kung palagi ako mawawala ng oras para sa kanya. At baka dumating ang panahong hindi na niya ako maintindihan. I will be busy for the next 2 months. May pinapatay yung branch ang company namin sa Baguio. So I need to be there anytime. Bakit kasi hindi ka pa mag-asawa para may katawang ka sa pagkapalaki kay Jaycel? Tanong niya. Pero bigla rin niyang natutop ang kanyang bibig. She knew it was too personal a questions and being one of these employees, she thought she had no right to ask that question. At nakita niyang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Lumungkot iyon at tagtagis ang mga bagang nito. I'm sorry. I shouldn't have asked that questions. Don't answer if you don't want to. No, it's all right. Agad na sabi nito. And actually, napag-isipan ko na rin ang mga bagay na yan. I'm not getting younger anyway. The truth is, I was supposed to get married this month. But unfortunately, it was postponed because of some misunderstandings. Malungkot na tura nito. Sorry to hear that. At pakiramdam niya ay kinagat ng maraming langgam ang kanyang puso sa nalaman. Totoo palang hinala niyang may girlfriend na ito at may balak ng magpakasal. Huwag kang mawala ng pag-asa.
maaayos din ang problema ninyo. Ang kailangan nyo lang, siguro ay mag-usap. Wala namang problemang hindi nadadaan sa magandang pag-uusap, hindi ba? Sabagay, pero paano ko siya makakausap kung hindi ko alam kung nasaan siya ngayon? You mean, umalis ang nobya mo at hindi mo alam kung saan siya nagpunta? Yes, tinakasan niya ako kung kailan nakatakda na ang kasal namin. At tumawa ito ng payak. Are you kidding me? At tinitigan niya ito at inarok kung nagsasabi ba ito ng totoo. Ayaw kong maniwala, pero iyon ang totoo. At binalingan nito ang kalong na pamangkin. You want to sleep, baby? Napapikit na kasi si Jaisel. No. At biglang dumilat ito. Kumalas ito mula kay Daniel at bumabas sa lawn. Daddy, maglaro tayo ng taguan. Malambing na hiling nito. Ayaw ko nga. Parang batang tanggi ni Daniel. Daddy! At nagpapapadyak ito. Ayaw ko na sa iyo. Ani ni Daniel na biglang tumayo. Kasi ang kulit-kulit mo na eh. Tumatawang nagpahabol siya sa pamangkin. At nakatawang sinikap naman ni Jaisel na habulin ang tiyuhin. At nakangiting pinapanood niya ang magtiyuhin. Daniel was a very inch a man. At bakit kaya tinakasan ito ng babaeng pakakasalan nito? Ang tanga-tanga naman ng babaeng iyon sa pagtanggi nitong maging asawa ang lalaking tulad ni Daniel. Taglay nito ang halos lahat ng katangiang hinahanap ng isang babae sa isang lalaki. Kung ako lang ang alukin niya ng kasal, ay hindi ko siya, ay hindi na ako magdadalawang iisip pa. Napangiti siya sa naisip. At epa siya niyang maghanda ng merienda. Nagtimpla siya ng orange juice at gumawa ng corned beef with egg sandwich. At pagkatapos niyang i-toast ang sandwich, ay bumalik siya sa hardin. Nasa bungad pa lang siya ay naririnig na niya ang halakhak ng isang babae. Naanimoy kinikiliti ito sa lakas ng tawa. Si Dana. At napasimangot siya nang makilala ang babaeng kaharap ni Daniel sa garden set. Ano ang ginagawa ng babaeng iyon dito? Tinutuo kaya nito ang bantang magsusumbong? Itinuloy niya ang paglapit sa mga ito. At walang imik na inalapag niya sa mesa ang dalang merienda. Thank you, Camille. At nginitian siya ni Daniel. At kimingiti ang itinugon niya rito. Palihim na sinalapan niya ang nakasimangot na si Dana. At hindi na nakaila sa kanya ang pag-irap nito. Antipatika talaga. At bigla ay nagkaroon siya ng idea na gatungan ang inis ito sa kanya. You're welcome, Daniel. Basta ikaw. At nilambingan niya ang boses at pinapungay niya ang mga mata. May kailangan ka pa ba? Wala na. At lumuwag ang ngiti ng binata. Marahil ay nanibago ito sa ikinikilos niya. Maupo ka. At saluhan mo kaming magmeryenda ni Dana. I'm sure kilala na ninyo ang isa't isa. Oh, we haven't been introduced formally, but I know her. She's been here before and she was looking for you. Ginaya niya ang maarteng pananalita ni Dana. At nakahalata naman ito, kaya padarag na tumayo ito at mataray na humarap sa kanya. Are you insulting me? Ganyan ka ba talaga magsalita o ginagaya mo lang ako? Oh, am I? Of course not. Why should I? Nakangiti pa rin siya. Nagtagumpay akong inisin ang bruha. Lumalabas tuloy ang tunay na kulay niya. At lihim na nagdiwang ang kanyang kalooban. Nilangkapan niya ng puntong bisaya ang kanyang boses nang muli siyang magsalita. Naku, huwag kang magalit, ma'am. Masisira ang puwis niyo, ma'am. Ang ganda niyo pa naman, ma'am. Kunwari ay concern siya rito. At nakairap na muling umupo ito. Bigyan mo nga ako ng juice. Tila Reyna ang utos ito. Here. At si Daniel ang nag-abot dito ng isang baso na orange juice. No, I don't like that. At binalingan siya nito. Gusto ko na mango juice. Bilisan mo ha. At nakadama siya ng inis sa paraan ng pag-uutos nito. Akala mo kung sinong umasta. Hindi yata ito marunong gumamit ng paki. Or pwede. O kaya ay please. O kindly. At kung wala siguro si Daniel ay kanina pa niya na ilang paso ang mukha nito sa simento. Narinig mo ba ang sinabi ko? Yes, senyorita. Hindi po ako bingi. Nanggigigil at ang nalikuran niya ito. Nagtataka siya kung sino ito sa buhay ni Daniel.
Imposible namang ito ang nobya ng binata dahil ayon sa kanyang amo ay hindi nito alam kung saan hahanapin ang naglayas sa babaeng pakakasalan nito. Eh si Dana, ito ba ang pumupunta sa mansyon at halatang nagpapapansin kay Daniel? Mukhang ito ang naghahabol. Oh men, at isa siya sa mababaeng nagpapababa sa dangal naming mga babae. Inis pa rin naisip niya habang muling pumapasok sa kusina. At dito po nagtatapos ang 7th kabanata ng aking kwento na pinamagatang Unexpected Love. Sino kaya ang nobya ni Daniel na tumakas sa oras ng kasal nila? Magkaroon kaya ng pagkakataon may paramdam ni Daniel na may pagtingin siya kay Camille? Ano kaya ang gagawin ni Camille pag nalaman niya ang totoong nararamdaman sa kanya ni Daniel? Masasagot po ang lahat ng yan sa pagkapatuloy ng aking kwento. Keep on watching! God bless! Ingat po tayong lahat! Sa Diyos po ang mataas sa papuri! Bye!